paghihiwalay di umano nina Daniel Padilla at Catherine Bernardo. Pero kailan lang, di ba? Nagpunta na sila ng Laguna, magkasama sila tsaka yung mga kaibigan. Ayun, yun. May lumalabas na naman ang ganyan. Oh, edi parang lumalabas na walang katotohanan. Ang driver natin dito sa biyaheng ito ay walang iba kundi ang magaling na aktres, komedyana, Eugene Domingo. Nako naman po mga minamahal naming kachika, heto na naman po tayo sa isang episode na punong-puno na po ng mga kwentuhan, ng komento at mga opinion, saganang-sagana pa po sa halakakan. Nako, maraming salamat po at hindi kami makalilimot na magsabi ng salamat po sa malayuan at malapitan niyong pagsuporta at pagmamahal. Di ba naman, Romel Chika? Opo, handa na po kaming tatlo magbigay saya para sa inyo. Salamat sa makeup. Ay, naku, wala ka naman. Hair and Makeup by Romel Chica. And of course, Wendell Alvarez, a.k.a. Barikotot. Pinandito lang kami magbibigay. Yung hininga, grabe, lalim. Magbibigay lang kami sa inyo ng kasiyahan. Doon lang po sa aming mga intriga at sa mga... mga intriga at sa mga... Teka. Take two. Magbibigay po kami sa inyo ng kasiyahan. Doon lang po sa aming mga intriga at mga showbiz chica. Dito lang po yan sa loob ng showbiz landia. Naman. Ayan po mga kachika, talaga namang umpisa pa lang. Humahalakak na sigurado kayo. Siyempre po, maraming salamat. Magkakasama po tayo dito sa inyong programa, aming programa. Programa po nating lahat. At ito ang Showbiz Now! Maraming salamat po muli. Ayan. Siyempre po, ano ba ang pinagpipistahan na issue ngayon? Loob at labas ng showbiz, talagang binubulabog po nitong issue ng paghihiwalay di umano ni na Daniel Padilla at Catherine Bernardo. Isa po ang patunay kung bakit ito kumakalat. Kasi nga, sikat na sikat ang kanilang tambalan. Totoo. Yun di ba? Kaya naman, ang lahat ay tumitigil sa paggawa kundi nakikisaw-saw at nakikibalita. Kasi siyempre, number one love din sila. At sa tunay na buhay, karamat likod ng mga kamera, di ba? Meron pang pumasok na isang karakter, si Andrea Brillantes. Paano na? Diyos ko, ano to, chismis ng mga sikat. At least, mga puro kilala. Correct. Puro sikat. Ang mahirap yung merong sisigaw ng starlet. Gusto mong napag-uusapan ka para sumikat ka. Ito talaga may mga pangalan. Correct. Diba? Wala magsasabing, sino yan? Wala. Kaya lang, mas matimbang syempre para sa kanila mga tagahanga, ang Catherine at Daniel. Oo naman. Walang papayag na wasakin ang tambalan ng kanilang idolo. Kasi naman, sa tagal ng kanilang pagsasama, higit na isang dekada na. Ang pangit naman kung mawawasak lang ng basta-basta. Tama yun. Inalagaan nilang pareho. Tapos mawasakin lang ng isang babae lang. Isang babae lang? Huwag mo naman nilalang lang. Ay, kasi diba, siyempre, siya ang itinuturo ngayon ng mga Catnell . Si Andrea Brillantes. Ng mga ano? Catnell. Catnell? Ano gugupitin yung kuko? Ano? Mga Catnell. Ayun! Diyos ko, para tayo nasa grade 1. At eto na, malaliman po ang hugot namin tatlo ngayon. Ikaw muna, Romel. Ano sa palagay mo ang isa sa mga dahilan kung ba't hindi binibitiwan ang issue ng hiwalayan si Daniel at saka si Catherine? Sa totoo lang na yun, kasi ang daming nagmamahal sa kanila. Mm-hmm. Yung Catnell, super dami. At syempre, yung nasangkot pang isang pangalan, marami rin nagmamahal. Ang mga fanbase. Oo, iba. Alam mo, salpukan. Sobra, kaya ayaw sa gusto natin, talagang magbabanggaan talaga ang mga napani. Na syempre, kasi may lalabas na masama. Kaya hindi dapat ganon. Kailangan panindigan ang bawat grupo na hindi totoo yan. Kung at ano hindi man yan. Guilty ang sino man sa kanila. Correct. Diba? Ikaw naman, Wendell. Sa palagay mo? Sa nag-ugat ito? Yung una-una kasi nang simula nito na hindi naniniwala yung tao. Okay. Dito sa sabi na may sino lang naniniwala? Yung mga kalabaw, mga kabayo.
Walang tao. Tapos, umingay lang ito dahil kasi ito yung mga fans nagko-comment sila doon tungkol doon sa mga balitang-balita na yung sinabi lang na ayaw makasama ni Catherine Bernardo si Andrea Villantes sa isang ng trabaho o sa isang proyekto. Doon na, nag-ano na yung mga ano. Yung mga... At saka, unang-una, nakasilip kasi ang publiko, lalo na ang kanilang mga tagahanga at ang mga bashers, lalo na, nang hindi na nila pag-flex na magkasama sila. True. Tama. Hindi sila magkasama sa proyekto, hindi palaging nagsasama. May kanikanya pa silang mga lakad na sila-sila lang, mag-isa lang, di ba? Pero kailan lang, di ba? Nagpunta na sila ng Laguna, magkasama sila tsaka yung mga kaibigan. Ayun, ang sapi. Ayun, yun. May lumalabas na naman ang ganyan. Oh, edi, parang lumalabas na walang katotohanan. Oo, nabuhayan parang, ang loob ng mga Katniel. At hindi papayag ang mga Katniel fans na magkahiwalay talaga si Daniel at saka si Catherine. Napakatagal na po nilang mga tagahanga ito na nakikipagpatayan para sa kanila talaga. Ure. Kaya lang, may mga kwento nga po kasi na nanggagaling doon sa palibot nila na hindi naaalagaan. Diba? Kumbaga, may mga lumalampas na kwento. May mga butas. May mga sumusulpot na kwento na hindi nila inaasahan. Katulad yung eto ah. Sige, magpakalalim tayo. Yung kwento ng bank book. Oo. Kasi, nung una kasi may nagkwento sa akin na gano'n na si Mami Men daw, sinabihan daw si Catherine na sabi daw, sabihan mo si ano, si DJ. Si DJ na kukunin niya na yung bank book niya sa mother niya. Kasi nga raw, siyempre, nagkaroon ng walang trabaho, di ba? Nagkaroon pandemia. Ng pandemya, nagkaroon ng hindi magandang ano ang showbiz. Di siyempre, para siguro gusto ni Mami Min, siguro, na talagang mag... Maitabi. Ano, maitabi. Para nga, kung ano nga mangyari sa dalawa, mayroon silang panggastos. Di ba? Kung matuloy na yung kasal o kung ano-ano mang mangyari. Tapos kasi, mayroon kasi mga balita na kasi ito daw si ano, si ang pamilya kasi daw nila ni Carla Estrada. Na nandun ata ang buong pamilya ng ni Carla. Hindi ganito. Mulat-mula pa naman kahit nung hindi pa sila ganito kaluwag sa buhay. Ang bahay po ni Carla Estrada ay parang isang orphanage. Parang hospicio de San Jose. Lahat ng lumuluwas mula sa Leyte, talagang sa kanya umuuho. Ang tawag sa umuuho, sa kanya tumitira. Wala tayong magagawa. Klanis eh. At pamilya niya yon. Hindi krimen ang mahalin ni Carla. Ang kanyang pamilya. Kabaitan yun. Pagmamagandang loob yon. At saka eto po, wala po kaming alam sa buhay ni Carla Estrada, ni Catherine Bernardo, wala po kaming alam. Pero bakit nakararating po sa amin ang mga kwento na di umano sinasabi ni Mami Min kay Catherine na, ayan, siguro yung boyfriend mo, wala ng pera. May driver yung nanay. May driver siya. May driver pa yung mga kapatid. Di ba hatid at sundo? Paano po? Saan nag-uumalpas yung mga kwento na ganyan? Ano po ang malay namin? Di naman namin sila kasama ng 24 oras. Tama. Di ba? Doon nga tayo magtataka bakit may mga ganung lumalabas. Kung wala namang narinig. At saka, yung pinagsimula na ayaw makasama ni Catherine si ano si Andrea. Diba? May pinagmugulat niyan. May pinagugatan ng mga sources yan na nandun lamang po sa kanilang sirkulo. Hindi lang maituro kung sino dahil alam nga namang pinagkatiwalaan ka na nga ng source mo. Diba? Ako, bilang manunulat, totoong ganyan. Nay, off the record po ito. Sinusunod ko yun. Siyempre. Hanggang sasabihan ako na nay, pwede mo nang ilabas. Sakalang ako magsusulat o magsasalita. Pero kapag pinagkatiwalaan ka ng isang source, hindi mo dapat sirain yan. No betrayal. Dapat hindi ka talaga kakalas doon sa sumpaan na pangako na hindi mo ilalabas hanggat din nila sinasabi na may go signal na. Dapat naman kasi ganun. Betrayal of trust yun eh. Hindi ka na pagkakatiwalaan sa susunod. At saka para walang mapahamak. Kasi wala pang timing. Kasi nasa timing ang lahat-lahat ng pagbubunyag ng mga sekreto eh. At saka sa palagay mo ba kung sakari magturo naman ng source ang reporter, aamin ba naman ang yung source? Ay, hindi. Siyempre, matatakot. Magdi-deny. Oo naman. Pero nakapagtataka lang kasi ba't may lumalabas na gano'n ng kwento? Yung mga gano'ng kwento, napaka kumbaga sa samahan ay napaka-domestic. Diba? Sa loob. Sa loob talaga. Very domestic. Pero, bakit lumalabas yung gano'n? Kaya dapat nag-iingat din tayo sa mga tao na pinagkakatiwalaan natin sa palibot natin. Correct. Correct. Diba? Kilalanin nating mabuti kung sino-sino yung mga kasama natin. Totoo yun. Kasi doon magsisimula yun eh. Dahil yung mga taong hindi naman nila kasama, imposibleng maggawa ng kwento.
Diba? Oo. At saka tignan mo naman sila-sila lang naman mga magkakasama doon. Mm-hmm. Mga kamag-anak ni Carla, 'di ba? Mga nandoon lang. Eh sino maglalabas ng mga kwentong ganun? Pero alam ko kung gaano kamahal ni DJ si Catherine. Pati nga yung isang kasamahan nating reporter, mm-hmm, 'di ba? Na dating PR niya. Oo. Pinaalis ano dahil nakapagsulat ng hindi maganda tungkol, mm-hmm, kay Kat, ano? Kay Kat, oo. Pinagsabihan niyan tapos nawag na daw magpa-interview ulit doon sa reporter na yun. Hanggang sa hindi na niya naging PR. Hindi na. Kasi parang si Daniel kasi, nakikita ko very protective siya kay Catherine. Super. Sa lahat. Lahat na, pati yung pagdadami. Pananamit. Lahat, pati yung pagpumunta sa mga show. Talaga pinoprotectahan niya talaga si Catherine. At doon nagugat yung kwento na hiwalay na sila dahil parang kinokontra lahat ni Catherine yung mga ginagawa ni DJ dati at pinagbabawal sa kanya. Oo. Lahat ng ayaw. Kumbaga sa lahat ng ayaw, ito ngayon yung ginagawa. Kaya imagine na dati, ni hindi nga natin makita ang leeg. Mm-hmm. Hanggang close neck. Tama, or metakip lagi. Eh ngayon, ano ba isinusuot ni Catherine sa mga pictorial? Heart na lang. Tinatakpan na lang yung dibdib niya. Oo. Tapos, naka one piece, naka two piece. Correct. Kaya nag-iisip talaga eh. Nagbibigay sila ng senyal na, palagay ko, hiwalay na to. Bakit ganito na ang pananamit ni Catherine? Eh, napaka-protective ni DJ sa kanya. Yun. Diba? Doon lahat nag-isip, bakit naging ganito? Mm-hmm. Oo. Kaya, yung kay Blight naman, ano na sisilip? Nako, ito naman kay Blight. Actually, history lang kasi ang pinangahawakan natin kay Blight sa mga kwento, mga nakalipas niya. Doon pumasok yung, ganyan meron talaga. Meron kasing nangyari nung nakaraan. Mm. Unang-una, yun sa kanila ni Francine Diaz. Si, ano yun, ang lalaki naman involved dito, si Seth Fedeline. Correct. Yung nagpunta lang sa bahay ni, ano, nagalit siya, nagwala siya, diba? Sumunod yung kay Richie Rivero. Tapos, eto, it comes in threes talaga, ano? Ay, talaga, yun ang sinisilip naman ng iba. Pero, hindi raw natatakot si Andrea. Diba, sabi ko nga, ang matatakot lang yung may ginagawang masama. Yung guilty. Bakit ka matatakot kung wala ka namang ginagawa? Diba? Pero ano dapat mo ipaliwanag kung wala ka namang ginagawang pang-aabala dun sa nagmamahalan? Pero ito kasi si Andrea, matagal yan naman yung sinasabi talaga. Very vocal siya na. Crush niya talaga si Daniela. Sino ba naman ang hindi nagkaka-crush kay Daniel? Sabihin mo nga. Eh, parang pinabatang Piolo Pascual to eh. Correct. Diba? Nagkataon lang na artista si Blight na nagsalita na crush niya si Daniel. Kung ibang tao naman yun, hindi naman. Kaya lang nga yung history kasi ni Blight. Doon kasi napuruan. Doon siya medyo ano sa imahe. Oo. Diba? Kaya ang ibinabato sa kanya ngayon, delikadesa. Correct. Diba? Delikadesa. Kaya, ang gulo, ang gulo. Eh, ang fanbase ni Blight malaki. Kaya nga si Richie eh, parang hinampas ng 1,000 hapon eh. Mm-hmm. Diba? Gulping-gulping si Richie. Ay, malaki din tong... Eh, super ano? Laki. Oo. Ang fanbase ng Katniel. So, paano? So, sila ngayon ang mag-iringan ngayon. Mm-hmm. Dalawa. Mm-hmm. Diba? Tanungin mo si Carla. Siyempre, hindi magsasalita si Carla Estrada. Ay, hindi. May pinoproteksyonan siya. Mm-hmm. Una, yung puso ng kanyang anak na alam niyang mahal si Catherine. Mm-hmm. Pangalawa, pinoproteksyonan niya yung love team. Mm-hmm. Ihiwalay muna natin yung relasyon, yung love team, yung matagumpay na tambalan sa pelikula at telebisyon, natural, yun ang gansa na nangingitlog ng ginto para sa kanyang pamilya. Correct. Bakit siya magsasalita para tuluyang mawasak? Mm-hmm. Diba? Hindi, at saka alam mo si Carla, mabait naman yun sa dalawa eh. Kung minsan nga tinagsasabihan niya ito si Catherine at saka si Daniel na huwag pabayaan ang mga fan. Kasi doon nabubuhay yung love team nilang dalawa. Kahit sinong artista nabubuhay dahil sa kanilang talento, idagdag pa ang hukbo ng tagahanga. Correct. Mm-hmm. Tsaka kahit sinong magulang, pag ganitong mga sitwasyon, hindi ka pwedeng manguna. Mm-hmm. Dahil respeto yun sa dalawang nagmamahalan, mm-hmm, sa mga anak namamagitan nila. Sa kanila. Totoo yan. Mm-hmm. Sa ganitong sitwasyon, ano sa palagay mo ang nararapat na marinig na kanta nitong triangulong pinagsasabong na ito? Ay, di kakantahan ko sila ng ano. Maganda ba ito? Ay, maganda ito. Para sa kanila ba o para sa'yo lang? Pasok ba sa kanila yan? Parang pasok ito sa kanila eh. Kay Daniel. Ano nga yung kanilang love team? Catniel. Catniel. Ayun. Ginagano'y baba. Catniel. Okay, go. So, kakantahan ko sila ng ano, yung ano, nothing gonna change with love for you. Mali agad. Nothing's gonna change. Ayun. Ganun yun. O, ulit. Nothing's gonna change. Ang dami na. Go. Maas. Nothing's gonna change with love for you. You ought to know by now. Oh, my.
Kostansa. Pero ang taas ang boses mo ngayon. Tumataas. Mukhang nakapag-tumahan. Saka alam mo, nagkakakarir na talaga siya. Okay. May collar na ang mga damit niya. Naglo-long sleeve na siya ng baby pink. Oo. Oh. Diba? Oh. Natin nga natin! Pero... Grabe, walang mata habang kumakanta yun na. So ito, i-headtone mo nga itong natin sa ganun. Ang tawating ka! I-headtone mo nga. Nothing nga. Nothing nga. Nothing nga. Parang mo sa akin. May mukha ni Mendez. Oh, masakit. Natural, hindi naman tayo singer. Inaaral kasi yun. Mabuti si Regen, hindi na siya sakit. Sanay na siya. Nasanay na siya. Practice na yun. Alam mo si Dulce, kung saan kumukuha ng cambio, Balakang. Ay, ganun? Si Juliet Sunot ng AGs, hihiga o dadapa. May kanya-kanya silang tekniko. Ikaw, saan ka umuhugot? Sama ng loob. Dahil kukunin ko sa likod niya. Kakaloka. Mahihirap pala kay Dulce. Hindi, tsaka nahihirapan akong katabi kasi natatakot ako. Baka any moment, bumulagtakan na lang. Ay, pawis na pawis, oh. Ay, magkano ba talent mo dito? Buwis buhay ka rito, ha, abay. Okay. Hi, nakulis ko, nakakatuwa naman talaga. Heto na po tayo sa paborito nyong segment ng ating programa. Siyempre, bubulabugi na naman po natin ang inyong kamalayan dito sa... Tara na! Sakay na! Now na! Eto, kayo na po ang bahalang humusga kung ano ang dahilan kung bakit sila ay magkakasama sa biyahe na ito. Kayo na rin po ang magsabi kung bakit nga ba. Ayan. Yun. Ang driver natin dito sa biyaheng ito ay walang iba kundi ang magaling na aktres. Komedyana, Eugene Domingo. Ay! Okay. Dahil may komedyana na, kinakailangan natin dito. Ito, gagawin na natin siyang konduktor kasi nag-drive na siya dati. Napagod na siya. May demotion? Oo. Ibinaba ang level? Pumasok siya eh. Kaya lang naungusan siya nung una. Kaya... Ikaw naman, porque ba wala siyang show? Eto na nga, kasama talaga si Kuya Will. Siya ang konduktor. Konduktor. Ako parang nakikinita ko na may hawak siya ng pangganon na sunod. Ay, oo. Ang butas, no? Ay, siya punta mo. Diba? Monumento. Monumento. Okay. Unang pasahero sa biyaheng ito. Well, ay, ang unang pasahero, hindi uupo siya doon sa likod ng driver. Ito siya, magaling siya na singer. Sikat noon hanggang ngayon. Singer? Sino yan? Ano, makina? Hindi, singer. Oh. Singer siguro. Singer. Singer. Female? Female personality. Sikat na sikat. Sikat na sikat simula noon hanggang ngayon. Okay, so mamaya na natin yan. Ito namang susunod, male personality na napaka-arte. Kaya kapag ka nagbobotohan ang produksyon, may gagawin nga, ay, ayaw namin sa kanya. Masyadong marami hinahanap yan, tsaka ma-arte yan. Yun. Male personality. Ito, ang susunod naman ay basta isang komedyante. Sikat na sikat. Sikat. Kumamaya natin, bigyan ng clue. Isang komedyante. Yan. Yung susunod mo. Ang susunod din siyempre, ito sa sikat din to. Female singer show. Singer. Marami din mga ayaw din sa kanya. Itong singer na ito kasi mareklamo. Mareklamo siya. Dalawang bagay ito eh, no? Kung di mareklamo, inire-reklamo. No? Two in one? Okay, so mamaya tayo magbibigay ng mga clue, ha? Yung susunod, naku, swak na swak sa akin yan. Nasagasaan ako nito eh, sa kaartehan niya. Ay! Inire-reklamo ng produksyon yan. Kasi kapag ka ang call time, alas 11 ng tanghali, dumarating alas 3, alas 4. At hindi pa nakaayos. Ay! Dun pa maliligo sa loob ng studio. Hindi pa nakabihis? Hindi pa kabisado ang mga linya na ibabato. Kaya nga nabuisit sa kanya yung isang senior actress. Ay! Yun na yun. Susunod! Ang susunod ay male actor. Male na actor pa. Male personality. Male personality. Napakagaling sa acting nito. Ay, pinapangarap ito ng mga direktor kasi napapabilis ang trabaho nito. Eh, bakit nga ganyan? Eh, kasi nga, alam mo na, hindi niya matanggal. So, mamaya natin.
Okay, dun muna tayo sa driver, kay Eugene Domingo. Mm-hmm. Ito naman po ay hindi lang sa amin tatlo galing. Ito po ay naranasan na rin po at na-witness, nasaksihan ng marami niyang nakakatrabaho. Talagang si Eugene Domingo po ayaw nang maingay sa set. Ayaw niya nang may basta lang papasok sa loob ng dressing room nang wala mo nang paalam. At tama naman kasi yun. Malay mo nga naman kung nagre-rehearse siya ng mga linya. Correct. O nagpapa-makeup o may kausap siya. Siyempre kailangan magpaalam muna bago siya pasukin doon sa kwarto niya. Pero bukod doon, marami pang kwento na napaka-arte nitong si Eugene. Mareklamo! Mareklamo siya. Kaya so, medyo hindi kagandahan ang kanyang kwento tungkol sa pagtatrabaho. Okay. Ito naman si Kuya Will, alam naman natin lahat. Napaka-open naman ito sa social media na kung bakit. Tignan mo hanggang ngayon, wala pa ring istasyon. Kasi daw, maraming hinahanap ito sa kanyang lilipatang bagus. Maraming demands. Correct. Na kung saan dumadating na daw sa punto, yung mga demands niya ay hindi na kayang ibigay ng network kasi nga unang-una, masyadong mahal. Station yun eh. Oo, government station. Hindi katulad ng ibang pinanggalingan niya. Pwedeng sustinihan yung kanyang demands. Correct. Kaya urong-sulong ang pag-uusap. Go na ba? Hindi pa. Kasi pag may sinabi siya, pag-aaralan muna ng network. Diba 2 months ago sabi, dapat nagsimula na. Dapat October pa yan. Inaantay na yan. Nobyembre na. Maraming hinihingi. At siya nakikita natin, kahit sa ere, nagre-reklamo siya. Talagang alam ano pa naman kayo? Ang tagal-tagal nyo na. Ito pa naman, hindi nyo pa ma-perfect. Mareklamo. At inire-reklamo rin siya ng mga katrabaho niya. Diba? Tama. Ano ang reklamo? OP? OPM. Bakit? Siyempre, nare-reklamo ko minsan kasi pag magbigay siya, hindi naman ibig sabihin ng tutupad yung pagbigay. Ibig sabihin dun eh, pinangakuha na nga kayo, gusto nyo ito pa rin pa. Parang ganun ang ano niya. Oh, promise me. Huwag na lang mangako kundi tutuparin. Yan lang ang ano niya. Baka naman naniniwalang a promise is made to be broken. Akong bahala sa'yo. Ayun. Akong bahala sa'yo. Bahala ka sa sarili mo. Okay. Basta tumira ka lang. Dagdag pa tayo ng clue dahil si Tito Manny Garcia humihingi na kaganun, no? Sila ni Tita Norski. More! Okay. Doon sa unang unang pasayro, ito siya. Ano ito eh? Noong una kasi, sinasabi nila magaling naman siya talaga na artista, magaling na actress. Pero ito siya, masyado ko na, hindi naman siguro kaartihan yung kanya eh, kundi demanding. Hindi ba? Mas matindi pa nga yun. Hindi maarte pero demanding. Hindi siya maarte. Pero masyado siyang demand. Kasi pagka ano, katulad, kukunin siya sa isang pelikula. Nagdidemand siya kaagad nang hindi pa gumigiling yung kamera, gusto niya ibigay na kaagad yung talent fee. Ina-advance na. Sigurista. Pwede ka ba sa Friday? Diba siya yun? Ay, may taping ako eh. Sayang naman, nandito na yung down payment. Sa'yo na ba? Teka, titingnan ko yung notebook ko. Wala pala akong taping sa Friday. Punta ka na dito kasi ando na yung down payment. Ang bilis. Yes, diba? Pero siya hindi siya maarte, ma-demanding siya talaga. Okay. Ito naman, ang kaartehan naman po nito ay nire-reklamo ng kanyang mga kasamahan. Unang-una, kung maligo daw ito pag nasa shooting, pila-pila balde na yung mga nasa tabi ng CR eh. Hindi pa rin siya natatapos. Paano pala kung maligo ito, may dalang yelo, may dalang cucumber, may dalang kung ano-anong pang rekutito sa katawan. May mertilate pa. Panlagay sa sakong niya. Tsaka dito sa nipo. Para pumula, malalaking tao naglalagay. Ay, ganun. Kaya yung kaartehan niya na yan, maraming umaayaw sa kanya. Diba? Tama. Tsaka maldito to eh. Napaka maldito. Okay, go! Ang susunod naman talaga, ito. Matalak to. Matalak ito at talagang inaayawan na to halos ng mga nakakasama niyang direktor. Kasi gusto niya siya ang masusunod. Hindi yung direktor. Ding, ano? Correct. Kaya syempre, pakiramdam ng direktor,
Ano ba ito? Ako nga yung director dito. Tapos ako, paano yun? Nagdudunong-dunongan. Oo. Ganun ang reklamo. At saka, usap-usap pa ito sa production. Na talagang... Reklamador to his or her advantage. Kura! Kailangan siya ang bida. Totoo. Okay, okay. Go! Ito naman yung susunod dito na pasahero. Ito siya. Hindi lang siya ang nagre-reklamo, kundi nire-reklamo din siya ng mga kasamahan niya. Okay. Lalo na yung mga... Ito ba yung female singer? Oh, ito yung female singer na lalo na sa mga rehearsal. Pagka, siyempre sa rehearsal, di ba, bago mag-show, magre-rehearsal. One day before, magre-rehearsal para kukunin yung tamang nota o ano. Ano yung tama? Ano ba ang tamang nota para sa'yo? Nasa kanan ba sa kaliwa? Tono na lang sana ginamit ng panota mo. Tono. Okay. Kasi siyempre kailangan makuha ang tamang tono. Okay. Oh. Kung anong key. Kung anong key yun. Ito na. Pagkatapos ng nota. Key naman. Di ba ganun yun? Oo. Kikilatisin. Yeah. Kitimbangin. Okay, go. Ito si Abdi habang nagre-rehearsal. Kuminsan, kahit siya na yun nagkamali. Oo, mali na ang tono niya. Oo, mali na yung tono niya. Mali na yung pagsabay. Sisisihin niya pa yung umaassist sa kanya. Oh, musikero? Oo, yung mga musikero, katulad yung mga gitara, yung mga band, mga gano'n. Kasi sabi niya, mali kasi yung ano mo eh, yung pasok mo eh, parang gano'n. Ang mali ba yung musikero? Oh, grabe din siya, no? Siyempre, di ba, ang musikero, di ba, bago magano'n, magbibilang ka agad yan mo ng 1, 2, 3, di ba? Tapos pasok yung singer, di ba? Ito na. Pagka mali yung pasok yung singer, sasabihin niya, mali kasi kayo eh. Ganun siya. Kaya inire-reklamo siya. Nire-reklamo siya. At ma-reklamo rin siya. Oo, nire-reklamo niya. Eto na yung susunod. Ay, ayun na. Oo. Ito naman, dahil sa, di ba may mga sibling rivalry eh, di ba? Naglalaban-laban, yung mga magkakadugo. Ay, oo. May umahabol, may hinahabol. Siguro sa kagustuhan nito na makahabol sa labanan, tanggap ng mga proyekto na nag-o-overlap na. Ay! Tatanggap ng isang serye, papakawalan, tanghali na. Meron naman taping ng isa pang show, tanghali na rin. Parang di maapektuhan. Walang tulog, walang pahinga. Eh, gusto mong kunin lahat ng trabaho, ano mangyayari sa'yo? Kaya sa galit ng isang magaling at magandang aktres, tinalakan siya. Ay, oo. Tinalakan siya. Wala ka pang napapatunayan. Ayan. Kailangan sumunod ka sa reglamento ng produksyon. Tama naman. Kasi ano to eh, malditiks tong babaeng to, babaitang to. Ay, naku. Kaya naman pala nakaharap ng katapa. Tsaka lagi nakasimangot. Oo nga. Kaya nire-reklamo siya ng mga kasamahan. Ayan. Mareklamo rin siya. Bakit daw aga-aga niya sinasalang? Diyos ko, ano yun? Pahihintuin mo ang mundo dahil lang sa'yo. Kaya nga eh. Yun yun. Okay. So, susunod. Itong huli, napakadali nito. Siya ang nire-reklamo. Kasi dumarating sa kanyang trabaho, hindi mo siya mapapakinabangan. Ay! Cheers! Cheers! Let's drink! Baso mo! Bagay pa! Let's drink to that! Walwal tayo! Kampay! Yun! Diba? Ngayon pag tinawag na siya, ay, languna? Languna. Paano magdi-deliver ng mga linya? Talagang tatanggihan. Diba? Tatanggihan talaga. Correct. Ay, naku, walang mga... So, ibig sabihin, kaya pala inire-reklamo ang mga ito sa kaartihan at pagiging unprofessional. Walang disiplina. Ayan, tama. Yung pala yun. Yun, oh. Ano? Pwede ba bigyan mo kami ng isang matinding clue do sa una mo? Ay. Yung magaling na singer-actress? Ito siya eh... yung ano, yung ma-demanding masyado. Oo. You know. Yung sabi mo mula noon hanggang ngayon. Oo, mula noon hanggang ngayon sikat siya. At siya lang ang may makinang na bituin sa langit. Sigurado ka hanggang ngayon? Parang siyempre hanggang ngayon. Diba? Talaga? Parang hindi na. Oo. Parang umaandap na. At so, 5 dekada lang siya, pang-6 na dekada, walay na. Ito naman yung akin. Ito na ang pinakamatibay. Kinabubusitan siya ngayon dahil sa kasupladuhan niya. Tungkol sa di umno'y paghihiwalay nila ng kanyang karelasyon. Okay, susunod mo. Susunod. Ito, nakakatayin natin ng spaghetti pababa. Ay! Oo nga.
diba? Nakakaramdam na siya ng mababa na ng pababa. Mama, wala nang paakyat. Ang ganda doon, ha? Ang ganda. Ayan, susunod. Ay, ang susunod, hindi na ako magbibigay ng clue. Iuntog mo na lang yung ulo ko. Bakit? Inaantok ka. Bakit? Inaantok siya. Inaantok siya. Kala ko gusto mo magkape. Kasi pag kumakanta raw, inaantok siya. Kaya yung untog. Ito namang susunod, pinakamaganda dito, pitikin ko sa ilong. Ay! Pitikin ko siya sa ilong. Oo. Para magising. Mm-hmm. Okay. Ako yung panghuli, lumang sinihan dyan sa Espanya. Alam ko yun. Malapit sa trabaho. Ay, oo. Pinupuntahan ko yun. Ayan, ha? Ay, pinupuntahan mo? Oo naman. Nagpapatangkad sila dun eh. Alam mo yung patangkad? Ay, totoo ba? Kung maganda dun. Ano ba yung pampatangkad? Yung gano'n. May umiikot. May umiikot dun eh. May tuwalya? May tuwalya. Ano nakalagay dun? Ano sabi? Ano sabi? Sabihin mo. 50 pesos, 50 pesos. Ano gagawin? Ano sabi kami? Sino gusto mo pa Ay, nako, grabe. Ayan, Tito Manny Garcia, Boise Caragay, Tita Norski. Siguro naman po, talagang busog na kayo, mga CFMers at mga SNNers. Sino ba kasi yan? Sino ba yan? Sino nga ba yan? Sino ba yan? At heto na nga po sila. Mga minamahal namin taga-suporta mula noon hanggang ngayon, Tito Manny and Tita Norski Garcia, salamat po sa inyong pagtangkili. At maraming salamat, Margiel MMMM of UK. Alam mo, nakabalik na siya ng UK, pero nagpadala ng cake. Salamat, anak. Thank you so much. JMB, ang may sariling alkansya sa CFM. At ang laging number one, Iram Lia. Hindi na natutulog. At si Miss Nags at Trona Gayreal, at Julius Dr. Channel. Isama na natin si Lulu Malig at syempre ang mag-inang wating-wating at bahaw ng UK. At sila po ang bumubuo ng Tingalingaling Angels. Ayan. Si Gabriel Vitoria ng British Columbia. Hello anak, hello. Herminia Carion. Ombong and Merly Ventura ng Sydney. At mula naman sa Singapore, Dims Ignacio. Neneng Putot Gensoli and Joseph, mag-ingat kayo mga anak. At laging may ayuda, Katrina Karim. Huwag naman ayuda, alkansya. Ayan, Katrina Karim. Rene and Roma De Leon ng San Jose, California, mga mahal kong pamangkin. At ang Rampadora. Reina. Ang Reina, Miss Catherine Beautiful Amos. Reina ng Sydney, Catherine Amos, Tito Jerry, and Kenzo Bongbong. Alaga po nila na aso si Kenzo Bongbong. Alam po ang boses namin. Nakatunghay po talaga siya, hindi humihiwalay. At Cherry Bacus of EW Villa Medica in Bangkok. And the most generous woman of all time, Dunya Lily Chua. Sakit. Asan na? Ito, pamili ng bike. Di na ako, ayoko na, never again. Okay, ayan. O, sino magbabato ng ating BI? So, eto na nga ang ating blind item for today's video. Ay, naku, eto na siya. Ang bibida rito ay isang lalaki. Male personality. Male personality. Kumakanta at umangarte. Guwapo. Guwapo. Ay. May chu. Pinagpapantasan dito, lalo na nagsisimula ito kasi fresh eh. Ay. Oo. At ganito pala ito na ngayon ko lang nalaman din, nagulat nga din ako, na usap-usapan na pala ito sa isang TV show. TV show ito ha, na maraming mga entertainers, singers, etc. Musical variety musical show. Musical variety show na ikinagulat lahat nila kung bakit iniiwasan ang ginamit niyang mikropono. Ay, alam ko na. Alam ka naman iniipit dito. Siyempre, bad breath yun. Ayan na. Lahat sila, lahat ng kasama niya na sinasama ng production, di ba? Pag-production yun. Prod number kasi prod yun. Prod number yun, di ba? E may rehearsal yun bago umere. So, lalagay na. Pagtapos lalagay na. Magsasabi kagad yung mga iba. Halos lahat sila na, pakilagyan ng tanda yung mic na ginano. Pinakalagyan ng tape. Ay, ganun. Para wag nilang kunin yon. Oo. Bakit? Bakit kaya? Ayun na. Siyempre, bakit nila lalagyan ng tanda? Amoy na amoy doon sa wing guard. Nung tinalagyan doon ng tanda, naku, parang
naamoy daw nung naglalagay ng anus. Ay, ganun. Kaya naman pala. Melanie. Correct. Ang kyoho ng hininga. Pero alam mo, napapanood ko, buo na may ngipin niya. Baka nga hindi sa ngipin, nagmumula. Halitosis. Ah, dito. Yan ang mahirap. Ito ligtas sa bad breath eh, walang ngipin. Diba? Oh, walang sayang. Tama, oo, walang sayang. Diba, sayang. Ay, alam mo talaga, pag titignan mo talaga, akala mo perfecto, no? Hindi. May tindig, maganda ang boses, may itsura, may ganun pala. Siguro nakukuha yun sa pagda-diet niya, no? Kasi parang gusto yun ang karaniwang sinasabi, babae at lalaki, pagka nagda-diet, umiinom ng mga diet pills. Correct. Yun daw yung nakaka-apekto. Oo, isa daw yun ha. Isa so daw natatakot sila na gamitin yung microphone kasi nangangamoy. Nangangamoy kasi, siyempre, Diyos ko, di ba, pag gumagamit tayo, Oo nga. Tumalaban, sumusuntok sa sikmura. Kaya alam mo, nung jumalis ito dun sa ano, hindi pinanghinayangan. Sa ating tatlo ba may bad breath? Ah, eto na ha. Ako din. Okay, magbigay ako ng clue o magtatanong ako. Ay. Ang kanyang pangalan ba ay may kinalaman sa relihiyon? Ano pa lang isusunod pa natin dyan? Kundi. Parang. Tara na. Ay, oo. Oh, magbigay nga ng clue kung sino yan. Hindi, ang apelyedo niya, ano din to eh. Di ba isang, kung sa ano, isang santo din to. Oo. Yung apelyedo niya. Kaya nga relihiyon eh. Oo. Di ba? Oo nga. Kaya napaka-blessed ang pangalan ito. At saka yung apelyedo niya, parang pang-swak-swak talaga. Ay, nako, nakakaloka. Pang-taran na pala ito eh, no? Ayan. So, alabangan nyo na ang susunod na tatara na. Ayan na, Tito Manny Garcia. Ano ba dapat gawin? Naku, mag-subscribe na po kayo, mag-like, saka mag-share, at pakisama na rin po ang Rommel Chica Network. Salamat po. Ang ganda ng mga content mo ngayon. Naku, salamat diba? Po, nanay. At si Direk Beverly Berhel ng Toronto, Canada. Mag-iingat ka, anak. Mahal na mahal ka namin. And... At syempre, wala kayong dapat gawin kundi i-click nyo lang yung bell para magkaroon kayo ng notification, makatanggap kayo ng mga bagong upload na videos ng ECNN. At ito yung sinasabi namin sa iyo na please! Ano sa iyo? Kanino? Ito yung sinasabi namin sa kanila. Sa inyo! Sa kanila, kapitbahay pala ito. Ito yung sinasabi namin sa inyo na please! Don't! Ituloy-tuloy mo na, sinasolong mo. Nasasawag namin na short. Ito yung Showbiz Now na official. Pusuportahan niyo naman. Supportahan niyo naman ang aming TikTok. Okay. Magpasalamat ka naman sa kanila. Maraming salamat sa pagtitiwala niyo sa amin tatlo at sa pakikinig at panunood. At syempre, sumasaya kayo at natatawa kayo sa aming mga. Ay, naka maraming salamat pong muli mga kapwa ka-SNNers at mga kachika. Isa na naman pong episode ang pinagsaluhan natin na punong-puno ng opinyon at halakakan. Dito lamang po, Rommel Chica, of course. Yes! And... Showbiz! Inaangkasunod nun eh. Dito lamang po sa ating programa at ito po ang... Showbiz! Now! Thank you for...